sobrang nahirapan tayo makatulog, kakahintay ng resulta na yan. Minsan, naiisip ko na, ewan ko kung ano-ano na yung pumapasok sa isip. So, alam mo, ganun din. You know. Magandang morning. Eto na nga, walking tayo ngayon. Samahan natin ng konting jog. Mukhang kaya naman na eh. O sana maglo-long ride tayo ngayon. Balita natin, tomorrow tayo mag-long ride ng bike. Okay. Today, mga isang oras na takbuhan. Na walking. Samahan natin ng konting jog. Tapos kwento ko na rin sa inyo yung resulta. Nax. Ito na, natanggap na. So, takbo muna tayo. Sorry, lakad tapos konting takbo. Tapos kwento ko sa inyo yung ano, yung resulta. Kay Mrs. nag-message eh. Hindi ko rin alam kung bakit, kaya pala hintay ako ng hintay. Parang kahapon lang ata nag-message sa kanya yun. Okay? So, basahin natin mamaya. Ganda ng ano, sunrise. Nakabahit ako sa inyo. Kaso din niya pala ma-appreciate. Iba pa din in actual. Nakakanggit si Kuya Ray. Dinaanan tayo, tumatakbo. Sipag tumakbo talaga ng taong yun. Si Kuya Ray nga pala, isa siyang family driver dito sa loob ng subdivision. Dito ko na rin siya nakilala. Ayun, so, tagal na siya tumatakbo. 56 years old na siya. Tapos since high school tumatakbo na siya. Varsity siya dun sa eskwelahan nila dito sa Caloocan. Kaya malakas siya. Sobra. So, sumasama-sama ako sa kanya. Tinuturuan niya ako. Kaya kakatuwa eh, kasi beginner, newbie pa lang tayo dito sa larangan na to. Kahit pa paano, nadadagdagan yung knowledge natin sa pagtakbo. Isa sa magandang sinabi niya sa akin, yung paglo-long run. So, hanggat maaari daw sana, yung training ko daw gawin kong mga 2 oras. Kasi dati, ang ginagawa ko, 5K, 10K. Pag natapos ako ng 5K or 10K, start na ako. Tapos yung pinaka-long run ko, every Sunday lang. So, sabi niya, kung kaya ko daw mag-long run, hindi naman kailangan mabilis. So, pagka napagod daw, di konsabayan ng lakad or ng jog. Basta laging ganun daw, 2 hours. Kahit every other day. Wag ko muna daw intindihin yung speed. Yung bilis, darating lang daw yun. Conditioning ko muna yung sarili ko, yung endurance ko, tsaka yung stamina. Diba? Maganda rin yung sinabi niya. Tama din. Tapos, doon na rin nabibuild yung running form. Kasi tinanong ko din siya eh, baka pwede niya akong turuan yung sa forma ng takbo ko, baka kasi mali eh. Sabi niya, maayos naman daw. Ayan. Pero kusang lalabas daw yun pag tumatakbo ka. Ayan, yun. Takbo lang na yan, takbo. Din tumakbo pag madami kayo eh. Pag may kasama ka. Kaya minsan, sarap din sabayan si Kuya Ray. Kasi, naahata ka. Imbis na yung pacing mo,
Yung bilis ba ng takbo? Mabagal lang. Minsan, mapapasabay ka sa kanya. Gaganda yung speed mo. Pagod nga lang. Pero kahit pa paano, nagigising yung mga muscle mo. Andiyan na si Araw. Andiyan na yung sikat ng araw. Sarap! Takbo lang, takbo lang. Let's go! Lakad naman tayo. Ganun lang. So, kahit wala tayong nararamdaman, huwag natin sagarin. Ano, dito tayo sa paahon na area kung saan sumusuko tayo lagi pag tuloy-tuloy na takbuhan, ha. So ngayon dito tayo magsimula, takbo ulit, takbo ng konti. Okay, hindi kailangan mabilis. Ikot na ako yung sa giniikot namin ni Kuya Ray, tapos nakadalawang takbo din ako na set. Medyo mahaba-haba din yung nagawa ko, pero mabagal lang, okay naman. Pwede nang pigaan yung mask ko. Sarap. Sinagad ko na ng dalawang oras. Grabe, pagod. 1.5 hour lang dapat kasi napasarap ako. Bali ngayon nakaka 1.5 na ako. Salitan, takbo, tsaka ay jog, tsaka walking. May natuklasan akong bago, guys. 2 hours na. So, ikwento ko na sa inyo yung resulta. Okay? Pero bago yung resulta, may natuklasan ako sa pagtakbo. Kasi pag tumatakbo ako before, yung stride ko malalaki. Yun, yun yung ginaya ko, yung parang pang mga kilit. So, nakakapagod pala yun. Ngayon ko lang sinubukan yung sinasabi ni Kuya Ray na rolling. Dahil maliit na tao lang tayo, so parang pasubsub lang ba siya. Na parang napapasok ka, angat agad yung paa mo, palitan agad. So sinubukan ko, tapos all force forward. So parang nakasubsub ka talaga. Na parang hinahayaan mo na yung katawang bumagsak, pero sinasalo ng paa mo. Pero hindi pinipreno ng paa mo. Ayun, hindi siya nakakapagod. Akala ko nung una nakakapagod. Okay siya, subukan na rin. So, ito yung sinasabi sa inyo na message na tatanggap natin. Kaya yun, salamat. Salamat sa Diyos. Negative tayo. Ilang araw din tayo pinag-isip niyan. So Monday tayo tinest. Friday natin natanggap yung resulta. Sobrang nahirapan tayo makatulog. Kakain tayo ng resulta na yan. Minsan naiisip ko na, ewan ko kung ano-ano na ipupasok sa isip. So lamang ganun din sa ibang tao. Salamat sa pagsama. Bye-bye.